Paano ba mapatangkad ng sobra ang manok? Ang teknik na to ay applicable sa lahat ng breeds. Ano ba ang nangyari sa mga kambing natin? Abangan ito sa last portion ng ating video. Abangan din ang journey ni Kaloy at ni Cassie. Kapag gusto nyong patasin ang manok nyo, dapat bumili kayo ng sinasabit na patubigan at sinasabit na pagkainan. Automatic feeder at automatic waterer ang aking binili. Maliliit ito dahil magsisimula tayo sa mga sisiw. Ngayon, pumuputol na kami ng kabilya sa mating. Magsisilbi ito ng sabitan ng ating feeder at waterer. Oras na para lagyan ng pagkain ng ating automatic feeder. Yung kinagandahan dito ay meron itong cup para hindi makapasok yung mga insekto dun sa reservoir. Tignan natin kung effective talaga. Kita nyo, hindi na yumuyuko yung ating mga manok. Ang technique na to ay ginagawa ng karamihan para tumangkad talaga yung kanilang mga manok. Pero dapat meron tayong binibigay ng vitamin sa kanila. Bakit blue yung tubig? Sa mga medyo malalaki na, yung ginagamit ko is yung Intenso Premium. Kung sa tao kasi merong Cherifer, dito sa mga manok meron din po. Ito ang tinatawag na Chlorira Growth Factor. Ito din po yung sangkap ng Cherifer. Pero kung sa manok meron tayong Intenso Plus at meron tayong Intenso Premium. Yan o, merong CGF. Kaya mas tatangkad yung ating mga alagang manok. Gusto ko rin i-share yung production natin sa 2 days. Ito yung nakolekta ko, 2 days lang. Pero bago natin to i-load sa ating incubator, i-sanitize muna ang itlog bago i-load. At alam nyo ba, after success mating, nangitlog na po yung ating shamo. Pero sa lunis pa matatapos yung kanilang battery cage. Abangan nyo po yung design ng ating battery cage. So dito tayo sa ating mga CCO, yung mga availables natin. Yan. So meron tayo dito, ito isa ngayon nasa 2 weeks old, so 120 each, no? So may bakunado na to 3 times, B1B1, Lasota, tsaka IB. Promo tayo 10 plus 1. So ito yung itsura ng ating tagwa 120. Yan. So yung natira na lang dito is Black Ostolorp, may Rhode Island din, Sussex. Yan, at may hybrids din. Dito naman, meron tayo tag na 90. Yan, so ito ay nasa mga 5 days old sa ngayon. Tignan natin. So, dalawang hatcher yung ginamit ko dito. Yan, so meron yung Black Ostolorp dito, tsaka Rhode Island. Sa kabila din, meron tayo dito na 90 to 100 each din. So, dito kasi meron akong 5 days old, at meron din ako ditong almost 10 days old. Yan, na-mix na lang sila. Yan. Yung mga malalaki dito, yun yung tagwa 100. So, 10 plus 1 pa rin yan dito. No? So, yun yung mga available na sisyo natin at may ma-hatch na naman bukas. So, panibago na naman yun. So, may kukuha kasi dito. Tatlong buyer yun, pipilian nila. Yan. So, dito, do not open. Yan. Pero open natin to. For PNC collection, selection, gagamit natin itong breeders. So itong mga napili ko dito is same lang naman doon sa kabila. Yan. At yung iba naman is malalaki na dito. Yan. Kasi itong mga malalaki na to, galing din po to sa ibang batch. So every batch kumukuha lang ako ng 10, 20. Yan. So ito kasi yung taga batch or every breed kumukuha ako. So same lang naman yung ng quality. Kumukuha lang talaga ako, nag-preserve sa mga ano natin, sa mga breeds natin, no, para maparami natin sila. No, kasi kapag hindi natin sila maparami, wala tayong mabebenta. Dito sa mga shamu natin, dahil mahal sila, so mahal din po dapat yung kanilang mga patuka, no, para yung mga susunod na mga buyers natin or yung mga manok natin yung magiging performance, no, is worth it. Kahit mahal sila. So dito bumibili ako ng Integra Power Max, Stag Developer, no, tag isang kilo to na Salto, yan, at saka Bimeg, yan, at imimix natin to sa ating feeds ng ating mga free-range chickens para makatipid. Sa ngayon, yung ginagamit kong produkto na feeds para sa mga free-range chickens natin, no, pure feeds ako ngayon dahil gusto ko marami yung production natin. Yan, so Vitro 4000 yung gamit ko. No, so European technology ito and merong 18% na crude protein. Napakaganda and mura siya kumpara sa ibang brands, no, kumpara sa Bimeg at saka Pilmico. Pero gumagamit din naman tayo ng Bimeg at saka Pilmico dito sa manuka natin, pero doon lang sa shamo.
And about sa mga ginagamit natin dito, feed, saka vitamins, ay magiging available yan sa ating Pulumulok Native Chicken Agribet Supply. Bago tayo umuwi sa ating bahay, para asikasuhin yung mga kambing, pakainin muna natin yung ating mga alagang manok. Native chickens. Black Australorps. Hybrids. Meron ditong Jersey Giants, Sussex, Barred Plymouth Rock, Rhode Island Reds, Deagle Brown, Naked Necks. At syempre, hindi magpapahuli itong mga Rhode Island Reds natin. After 30 minutes na biyahe, nakauwi na ako dahil bibigyan ko ng shots ng B-Complex itong ating mga alagang kambing. Hindi po ako expert sa kambing. Sa aso, masasabi ko oo. Dito kasi sa bahay, madaming damo dito. Palagi din po ako nagmamower. Pero napansin ko, sayang yung damo. Ito na yung ika-second attempt ko. Pero ayaw magpaturok ni Kaloy. Try natin sa ating ika-third attempt. Kurasado din po kasi itong mga kambing. Parang ayaw talaga. Try naman natin sa ating ika-fourth attempt. Malakas talaga si Kaloy. Failed na naman. Try na naman natin sa ating ikalimang attempt. Ayun! Success! Dapat pala gamitan natin to ng paa. Napansin ko, lumayo agad si Kaloy sa akin. Pero alam nyo ba, napaka-sweet ng kambing at loyal na loyal sila sa kanilang amo. Babe din po sila kung ikukumpara mo sa aso. Yun lang, hindi kayang bantayan yung inyong bahay. Pakiskis pa si Cassie, ikaw naman yung isusunod ko. Akala niya si Kaloy lang. Cassie, ikaw naman. Dahil may experience na ako kay Kaloy, dito kay Cassie, babae, medyo maliit. Baka first attempt lang, kaya ko na. Yun o, success! Kung OA magdrama si Kaloy, mas OA itong si Cassie. Hayes na ko, akala ko ba sa tao lang OA yung babae? Charis! At syempre, para bumalik yung loob nila sa akin, meron akong pasalubong sa kanila. Tahop, tsaka asin. Ang purpose ng asin ay para sa kanilang appetite at body weight. Yung B-complex naman, appetite din, digestion, at saka energy levels ng ating mga goats. Yan, lakas din ang kumain. Friends na kami ulit. Hindi na rin masyadong tumutubo yung damo dito. Sila ang magsisilbing living mower dito sa bahay. Alam nyo bang gusto din ng mga kambing natin ng dog food? Lalong-lalo na itong si Cassie. Natatakot ako baka maging ganito yung kanilang mga itsura. Baka maging kamaso. Dahil mahal ang dog food, konti lang para sa inyo. Ngayon naman, ipapasyal ko sila sa kabilang lote. Para sumunod sila sa aking utos, kailangan kong ipakita sa kanila yung kanilang paborito, ang malunggay. Every 1 hectare, pwede ka mag-alaga ng 20 na kambing. At yung binakod kong lote dito is 1,280 square meters. So, pwedeng-pwede silang dalawa dito. Napapansin ko, happy-happy sila habang gumagala kami sa grass park. Pagdating namin sa grass park, binigay ko na sa kanila yung kanilang paboritong malunggay. And syempre, napaka-relax ng mga green surroundings. Ganito kasarap mamuhay sa probinsya. At syempre, moments. Oras na para umuwi. Babay baka! Kapag uwian ang pag-uusapan, nauunahan ako nitong dalawa. Dahil excited sila palagi para makita yung kanilang mga kaibigang aso. Pero bigla silang tumigil dahil nakita nila yung aso ng kapitbahay. Sabi ni Cassie, "Hindi pa tayo friends." Sulo. Yun, papasok na sila. Good job!